Hey guys, it's me, Vince De Guzman, and welcome back to my YouTube channel! So, how would I start ba? Siguro, let me tell you a story first. 2017, if I remember it right, I started this channel. Ang pangalan pa ng channel na to, The Fresh Vince De Guzman, or I mean, hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung The Fresh Vince De Guzman or The Fresh Vince De Guzman Vlogs. As in, grade 10, junior high school. But it was just for fun. Yung videos nun, parang compilations lang ng mga ginagawa sa school. Random videos lang, actually. Siguro, views lang nun, mga... Hindi ko pa alam actually ang YouTube world. I mean, nanonood ako ng YouTube, vlogs, videos. Pero hindi ko alam yung kalakaran dito sa YouTube. May manonood ng 10, 5, 20. And then, 2018 came, grade 11. On, like, after a month ng pag-start ng school, when I was in grade 11, trinay ko ulit mag-vlog. Delete ko na yung videos ko dati kasi sabi ko gusto ko na siyang seryosohin kahit papano. Like, upload ako videos, sanood ako ng mga editing hacks, techniques, tips, anong ginagamit na software, anong ginagamit na phone, paano yung ganito transition, paano ginagawa ganitong edit, lahat pinag-aralan ko para lang sa vlogging. Hindi pa alam ng family ko noon na nag-vlog ako. Tapos, ang mga subscribers ko, of course, mag-start friends. Ayan. Pero hindi pa alam ng mother ko. Or ng father ko, or ng kuya ko. Friends lang, classmates. Ayan. Sila lang yung nakakapanood ng videos. And then, I stopped for the second time. Hindi ko ata kaya, yun yung iniisip ko sa sarili ko, na hindi ko kayang ipagpatuloy yung ganito dahil priority ko nun ang pag-aaral. Priority ko ang ACADS or academics na kailangan mas nag-excel ako dun. At iniisip ko rin na baka pag nagtuloy-tuloy ako sa pag-YouTube, pwede masira yun or magkaroon ng problema sa academics. Dahil hindi rin ma-manage yung time ng maayos sa pag-iisip pala ng content. And then, 2019 nga. Grade 12, my last senior year. I tried to vlog again. To start vlogging again pala. Ayun, yun yung makikita nyo sa 20 facts about me. I was grade 12 there. But I stopped again. Kasi may issue na naman sa time management. Sa ACADS, actually. So, pinag-isipan ko rin na pag tinuloy ko ba yun, kaya ba? Or kaya ko bang ituloy-tuloy yun hanggang maging college student ako? Maging successful na in life, kaya ba? Kasi when I do things then na gusto ko or parang naumpisan ko na, definitely tutuloy ko na siya. Kasi naumpisan mo na eh. So, you wouldn't bother na if it is mahirap or you know na mahirap siyang abutin, but still gagawin mo lahat para maabot 'yon. And then after I stopped vlogging ng 2019, 2020 came. I tried to do a vlog. Actually, nakwento ko na to doon sa my YouTube journey ko. I don't know if it is the New York bang, but I'll try to hanap na lang yung video. But I said there na I tweeted in Twitter
I'm asking some of my friends if I would continue. I would continue my channel, growing my channel na rin. I would do vlogs pa rin ba or what? And then they said yes. They supported me actually. My first ever comeback video was, I think, the 50 songs in 5 minutes. And then, ayun na, nag-start na. After that, I was, parang minessage ata ako ng isang kong kaibigan na ganito, ganyan, na he has friends din dito sa YouTube and gusto niya ako ipakilala. So, pinakilala niya ako sa ganito, ganyan. Doon ko nakita yung live streams. Sa live streams, mas nakilala ko yung mga tao doon, lalo na yung mga kapwa ka YouTuber. Some of them are monetized channels na rin. Some of them are, you know, like me before, na hindi pa monetized, like nabavlog lang for fun. And then, ayun, dumami na yung friends ko. I'd like to take this opportunity then to thank you all who supported me. My ates and kuyas, of course. The Team Bulba, Elite Squad, Team Cultura, Team Dosface, Germany's Angels, The Busy Phenomenals, the Team Yum, and you know, a lot pa. Marami pa, pero hindi ko na masyado matandaan. Nagkaroon din ako ng best friends. Ayan. Nagkaroon din ako ng best friends dito sa YT. Na hindi ko rin maaasahan. Of course, medyo mas matanda sila sa akin. And, ayun. Parang sobrang unexpected na magiging ganito ka-exciting or kasayarin yung journey. But still, there was a time na muntik na ako mag-stop. 2020, pag magpapasokan na nun, tinimbang ko kung kaya ko ba. And I managed it. Gumagawa pa rin ako ng contents nun. I managed to release a vlog series then kahit pa paano, nag-start yung klase. May nagkaroon din ako ng vlogmas, my first ever vlogmas, kahit nagkakaroon din ng klase, and of course, mga exams. It was tough for me, actually, to like, decide then, to make a good decision then for me. Pero, ngayon, dumating na yung time na kung ano ba yung halos lahat hinahangad ng mga YouTubers. Of course, yung ma-monetize. Magkaroon ng ads. Mapunta sa YouTube partner programs. Makakita ng dollar sign pag nag-premiere. Makakita ng super chats, super stickers. Ayan. Sunday, May 23 ata yun. Ng gabi or magkagabi na. I messaged one of my teams that supported me, Team Cultura, na I finally fulfilled the requirements of YouTube, the 1,000 subscribers and the 4,000 watch hours. And I immediately applied for it because mag-1 year na kasi ako in ano, sa June. So next month na yon. So pag hindi pa ako nakapag-apply, hindi ko na mapupush ulit. So, natuwa na ako noon. Yung nakita ko lang na may apply now na button. Nagmadali ako para mag-apply. After that, naghintay na ako ng progress. And then, Tuesday ng gabi, actually, hindi ko na siya inisip masyado ulit. Buong Monday, iniisip ko na sana dumating ng email kasi syempre yun na lang hinihintay mo para makita mo na monetize ka na. Pero ayun, dumating siya ng Tuesday ng gabi. Nakakatawa pa kasi ang nangyari, dapat pagtitingin lang ako ng emails kasi I need to collate some facts or
like, ano rin, parang mga message sa organization ko, and meron din sa school. Ang nangyari, may lumabas na, pagbukas ko mismo nasakto ng email, may lumabas na YouTube, and then may word na congratulations. And then, kinabahan talaga ako nun na, oh my God, ito na ba yun? Tapos, pinindot ko na yun, and then yun nga, lumabas na siya. Na congrats daw, na-monetize na ako, and of course, minessage ko agad lahat ng kakilala ko sa YouTube. Lahat ng friends ko, classmates, nagpasalamat ako kasi sila yung, ano ba to? Oh my God. Sila yung tumulong. Sila yung nag-support sa akin din kahit papano. Isa sila sa mga naging part ng buhay ko dito sa YT, sa YouTube. And forever akong magiging grateful sa kanila. Forever akong magpapasalamat din na nakilala ko sila dito. And ayun, sana rin sabay-sabay rin kami mag-grow. Ayan. Wala, maraming salamat lang guys sa lahat ng suporta nyo. Kilala nyo na kung sino po kayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong. Naging malaking bahagi kayo actually sa lahat ng part ng buhay ko. Lalo na may mga friends na ako. Mismo na nakikita nila yung mga ganap natin sa buhay. Ayan. Na parang hindi lang tayo hanggang YT lang, hindi tayo pang YouTube lang. Lahat ng social media platforms, nakakapag-usap na rin tayo halos kahit papano. And that's good, actually, na dumadagdag yung friends mo, hindi lang yung audience mo, yung viewers mo, but still friends din. Kasi parang wala, a fulfilling lang sa loob mo na magiging ganito kalaki or magiging ganito ka-successful din kahit papano yung journey mo dito sa YouTube. Maraming salamat talaga guys. Isa kayo sa mga naging inspiration ko para gumawa ng contents kahit na ang hirap pag-isip talaga ng napaka-entertaining man or basta may manood. Mahirap pag-isip, alam niyo yan. Pero dahil sa inyo, grabe, nakakapag-supportahan tayo sa isa't isa. At sobrang pasalamat din ako dun. This is Vince De Guzman, and I hope that maging successful pa tayo someday. Sana soon. Magkaroon na tayong lahat ng silver play button. Alam niyo yan. Yan yung hinihiling din natin. Silver tapos gold play button. Cheers to more vlogs to come, guys. And this is Vince De Guzman saying, stay hydrated, stay fresh, and God bless. Bye!